Kailan ba dapat tayo nagpapa FI cleaning? Kung nais mong malaman, panoorin ang video ito. Good day guys, this is your Motorcycle Master PH. Shout out kay Daniel Calderon. Thank you sa iyo kaibigan. Tinatanong mo yung about sa FI cleaning. So dahil sa kanya ay nagawa ko ang content na ito. So back to basic tayo mga kaibigan. Kung titingnan niyo yung mga manual ninyo. Ito may manual tayo dito. So kung titingnan yung maigi yan sa recommendation diyan sa maintenance. Hindi ho diyan nakasulat yung tinatawag nating FI cleaning. Okay? So kung magbe-base tayo diyan, wala hong nire-recommend diyan na mag-FI cleaning tayo. Kahit basahin natin yung buong manual, wala hong recommendation na mag-FI cleaning tayo. So ibig sabihin, ang FI cleaning ay hindi po talaga recommended. Okay? Pero yan ho ay gagawin lamang kapag ka worst case scenarios na po mga kaibigan. Yung malala na talaga. Okay, pasensya na kayo, medyo marumi itong ating crankcase brittle tube. Hindi natin gaano nawasa. Okay, hindi na ho dapat tayo dumako sa ganun. Para maiwasan yon, anong gagawin natin? Gawin natin yung mga basic. Ano ba yung mga basic kaibigan? So, ang basic unang-una, air filter. Okay, dito sa ating manual, balik tayo sa manual natin. So, makikita natin dyan sa manual natin, yung air cleaner. Okay, may asterisk 2 yan. Ibig sabihin nun ng asterisk 2. Pag binasa natin dito. Sabi dyan, service more frequently when riding in usually wet or dusty areas. Kung ikaw ay nakatira sa lugar na maalikabok at wetty, laging maulan, laging basa ang biyahe mo, dapat ho, mas frequent ang iyong pagpapalit ng air cleaner. Pero regularly, kung nasa normal ka naman na lugar, hindi maalikabok, hindi rin naman mabasa lagi ang dinadaanan mo, dapat every 18,000 kilometers ikaw nagpapalit. So tingnan natin dito. Recommendation ng ating Honda. Sabi diyan, air cleaner should be replaced every 18 kilometers. I mean, every 18,000 kilometers. So nandun sa taas. Ayan. Ayan, every 18,000 kilometers R, ibig sabihin yan, replace. So, ang kasunod niya na replace, 36,000 kilometers na. So, every 18,000 kilometers, dapat ho tayo nagpapalit ng ating air filter. Pero kung kaya mo naman, kasi mura lang naman yan, 380 lang yan. So, kung gusto mong mag-order online, ilalagay ko lang sa description sa baba. Tingnan nyo na lang, meron dyang mga quality na air cleaner para dito sa ating Honda XRM125Fi. So every 18,000 kilometers magpapalit tayo. Pero kung kaya mo naman 10,000, yes, pwede. Madali lang naman 'yan. Next na mga sa mga susunod na videos natin, ipapakita ko sa inyo kung paano magpalit ng air cleaner. I mean, air filter. Okay? So itong kabuuan na ito, ang tawag natin diyan is air cleaner assembly. Pero yung nasa loob dyan, yung nag-filter, nagsasala ng dumi, ang tawag doon is air filter. So yun, papakita ko sa inyo sa mga susunod nating videos kung paano magpalit ng air filter. Okay, kailan tayo dapat nagpapalit ng air filter? Regularly. Ha? Kung ito, maximum na ito, yung every 18,000 kilometers, pag na-reach mo yun, magpapalit ka. Yun yung number one, magpalit ka ng air cleaner. Para yung iyong FI ay hindi magsasuffer, hindi madudumihan baga kasi meron siyang air filter. Yung air filter kasi yan, yan yung nagsisilbing mask, pinaka face mask kumbaga. Pangalawa, okay, mahalagang mahalaga ito, yung ating fuel filter. Yung fuel filter natin mga kaibigan, dapat ho niyan pinapalitan ho natin. Fuel filter na yun mga kaibigan, dapat pinapalitan din natin yan. Okay? Isabay nyo na rin. Kung nagpalit kayo ng air filter, isabay nyo na rin yung
fuel filter. Madali lang naman yan. Tanggalin nyo lang ito. Yung buong assembly na ito, may apat yan na tornilyo. Pag natanggal mo yan, tatanggal mo na yung cover. Merong apat yan. Isa, dalawa, tatlo, apat. Then pag natanggal mo yung apat na yan, tanggalin mo lang yung socket ng wire. Tapos tanggalin mo na yun. Merong o-ring yan. Mahugot mo na yan, kaibigan. Then palitan mo na lang yung fuel filter. Madali lang yan. Marami tayong mapapanood na video dyan sa YouTube. At sa akin, pag nagpalit ako, i-video ko rin yan. Papakita ko rin sa inyo, mga kaibigan. So yun. Yun yung dalawang basic na dapat nating asikasuhin para hindi ho tayo darating sa point na maglilinis tayo, magpapalinis tayo ng ating FI, yung FI cleaning. Kasi ho yung FI natin, napakaliit na portion ng gasolina ang dumadaan po dyan. Okay? At pinupusit-sit. Okay, yun yung term ko. Pinupusit-sit ng ating fuel injection. Ini-spray ng ating fuel injection. Ngayon, yung fuel injection na yan, napakaliliit ng butas niyan. Ngayon, yung butas na yan, pag may bara, kahit kunti lang na dumi, okay, makokompromise yung daloy ng gasolina, yung spray ng gasolina. Kaya dapat ho malinis yung dumadaan na gasolina at malinis ho rin yung dumadaan na hangin. Okay, yung hangin naman natin, doon yan pumapasok sa ating throttle body. Doon sa throttle body natin, okay, doon yan dumadaan. Ngayon, pag may daladalang dumi din yon, pwede yon na sumabit at makompromise din yung ating fuel injection. Okay, yung iba naman, magpapa-throttle body cleaning. Okay, magkaiba po yun ha. Yung FI cleaning at saka throttle body cleaning. Yung throttle body cleaning, nililinisan din po yun. Worst case scenarios na rin po yun, mga kaibigan. Kasi nadudumihan ho yan dahil ho sa kapabayaan natin sa pagpapalit ng air cleaner. Kaya nga po talagang mahalaga yung dalawa na yan. Air filter, air cleaner. Para hindi ho tayo dumako doon sa pinaka worst case scenario. Yung tinatawag natin FI cleaning at saka throttle body cleaning. So yun, I hope na nasagot ko yung tanong mo, Mr. Daniel Calderon. Thank you sa'yo. Shout out ulit about sa FI cleaning. So yun lang tayo, FI cleaning lang tayo. So maraming salamat. I hope you like this video and please subscribe to my YouTube channel. And also mga kaibigan, check my description, nandyan yung link kung gusto nyong bumili ng air filter at saka fuel filter. So yung air filter, nagre-range lang yan sa 380 to 450. Original na yun, mga kaibigan. Then yung ating fuel filter, mura lang po yan, mga 300, mga ganun lang, kaibigan. Mahal na nga yung 300 eh. Original na po yun, magandang klase na po yun. So ganun lang po, palagi ugalihin lang ho natin na magpalit ng mga basic parts dito sa ating motor para ho bigyan ho tayo ng magandang performance ng ating makina. Kasi po pag pinabayaan ho natin yan, makokompromise yung fuel consumption. Pagka laging, pag maruming-marumi na yung air filter mo, hindi gaano makahinga, anong mangyayari? Mas tatakaw sa gasolina. Mahina ang power, matakaw sa gasolina. Pag marumi yung tangke mo at hindi na nakakahigop ng gasolina, anong mangyayari? Hihina din yung power ng inyong sasakyan. Kasi nga, kulang sa gasolina. Hindi ka mabibigyan ng good performance ng ating Honda XRM125Fi. So, thank you mga kaibigan. Again, this is your Motorcycle Master PH at your service.